Dear Sensei, itago mo na lang ako sa pangalang Eloisa. Pwede rin ako isawi. Total, yun naman ang kwento ng buhay ko. Sawi. Una sa lahat, mega love shoutout Sir Mike sa mga creator ng content ng iyong channel at sa lahat ng OFW. Ako po si Eloisa, bunso sa 8 magkakapatid, ulila sa mga magulang, working student, at doctor of dental medicine. 3 years lang ako, kaso hindi ako nakatapos kasi nag-major ako sa buntis-tree. Buntis! Pati sa pag-aasawa, di ako pinalad. Sawi talaga. Single mom ako for 18 years. Nang dahil sa 5 anak ko, naisipan ko mag-abroad. At iniwan ko sila dahil magaling kong asawa, babaero. Matagal na pala ako niloloko. So nahuli ko siya. Ultimatum, nakipaghiwalay na ako sa kanya. 1 month pa lang ang bunso ko. Unang abroad ko, 2003 hanggang 2005, sa Saudi Arabia. Pagdating ko sa airport ng Saudi, sobrang kaba ko na. At lalong nakastay pa ako sa airport ng 5 days dahil Eid pala ang holiday sa kanila noon. Doon ako dumanas ng una ako naiyak sa gutom kasi tubig at kubos ang pagkain na binigay sa amin. Walang mobile kasi bawal daw. So ang ginawa ko, dasal lang ako ng dasal kasi 5 lang kaming nakastay sa airport. Pagkatapos ng 6 na araw, 5:30 AM, ginising ako na flight ko na daw papuntang Al-Wadi, Saudi. OMG! Isang oras pa ang flight. So pagdating sa airport ng Al-Wadi, kinabahan na naman ako kasi ang liit ng airport. Ano? Bundok? OMG! Umpisa talaga ng dasal ko yun. Nakita ko yung name ko na lalaki ang susundo sa akin. OMG na naman, kinabahan ako. Habang ang biyahe ang layo, 2 oras bago kami nakarating sa bahay ng amo ko. Yun pala, mga kapatid ng amo ko ang sumundo sa akin. Isang single mom din ng amo ko, 3 anak na babae, 1 lalaki. Maganda naman ang pag-welcome nila sa dami nila. 13 persons in one house. OMG ulit. May 4th floor ang bahay nila at mag-isa lang ako para linisin ang 4 na pamilyang nagsasama-sama nila. May matanda at 4 na magkakapatid at 2 ang may asawa at mga anak din. So mabuti di ako magluto kasi ang mga asawa ng kapatid ng amo ko may mga katulong din. Sila yung nasa kusina. Sila yung magluluto sa akin ng mga bata at maglinis. Ito ang umpisa. Wala akong sariling kwarto, kasapang ko amo ko at mga bata matulog sa kwarto. Sa sahig lang ako. Matulog, tapos di ka pwede matulog na hindi pa maligo ng 10 PM. Kaya ang ginagawa ko, half bath. Hindi ako sanay maligo ng gabi. Umaga lang talaga ako maligo, oh. Pinginagalitan nga ako eh kasi di daw ako naliligo. Tinignan ng buhok ko, hindi daw basa. Pinabalik talaga ako sa CR para maligo. OMG na naman. Di ako sanay matulog na basa ang buhok ko eh. Hindi ako nakakatulog. 3 AM, gising na. Umpisa na ng linisan sa hagdanan. From 4th floor down sa ground floor. Brush daw with sabon and Clorox. Then sala ang laki. 8 ang CR nila. And ang rooms nila, grabe. First timer ko, iyak lang talaga ako na iyak sa pagod. 3 AM until 10 PM, 1 month. Until 5 months, walang sahod at walang contact sa pamilya. Kasi wala nga akong cellphone. Bawal, walang agency. Direct pa yun noon. Yung sa kapatid ko sa Manila ang kumilos na sila kasi iniwan ko sa kapatid ang address ng agency sa Manila. So pinuntahan nila, hiningi ang number ng amo kong, bakit wala akong contact? 5 months na. Ang mga anak ko wala nang makain. Ayaw ibigay. So ang ginawa ng kapatid ko, pumunta sila kay Tulfo. So pinuntahan nila ang agency na yon sa awa ng Diyos. Nakontak nila ako. Nakausap ko yung mga kapatid ko at mga anak ko. Sa mobile ng amo ko. At yun, doon palang pinadala ang sahod ko. 600 Saudi Riyals lang ang sahod ko. Pero ang pinirmahan ko ay 800. So yun, ang ni Rafi Tulpo. Pinasara ang agency.
So tiniis ko hanggang natapos ang 1 year and 8 months lang. At nung nagkasakit ako, pinauwi nila ako. Binigyan naman nila ako ng 2,000 reals. Thank you daw. Thank you Lord, nakauwi ako. So hanggang Manila lang ako, di muna ako umuwi sa Mindanao. Nagpagaling muna ako sa Manila, sa bahay ng kapatid ko. Then nag-apply na naman ako, papuntang Oman, for dental clinic as a dental assistant. Sabi, 1 week lang aalis na, visa free. Bayad daw ako ng 25,000 kasi ang sahod ko ay 50,000. OMG! Nabudol ako. 2 weeks na wala pa. So hanap na naman ako. Iba, hanap lang ng hanap. Lakad ng lakad ako sa ermita. May nakita ako. Urgent hiring. For Kuwait. Interview ng Kuwait. So pumasok ko. Ready ang visa. Ticket flight agad. Kung makakapasa. Sa awa naman ng Diyos. Nakapasa ako. Nang flight ko na, kasama ko ang Kuwaiti na may-ari ng agency sa Kuwait. Pagdating sa Kuwait, nabudol na naman ako. Kasi inapplyan ko dental clinic, yun pala housemaid. Wala rin ako nagawa, nandun na ako eh, kundi pagtrabaho sa bahay na 45 Kuwaiti dinar ang sahod ko. Tapos sa kontrata ay 120 Kuwaiti dinar ang pinirmahan ko. So wala ako nagawa, tiniis ko yun for 1 year and 6 months. Hindi ko natapos ang 2 years dahil ayaw namin sa Indiano na driver. Yung kapag wala kasi ang amo ko at nasa bakasyon, at ang amo kong babae nasa work at ang mga bata nasa school, gusto mo naman akong rapin? Habang nagluluto ako nun sa kusina for lunch, niyakap niya ako pero hindi ko siya pinabayaan, no? Hindi ko hinayaan na magawa niya ang panghahalay niya sa akin. Sinipa ko siya sa itlog. Sinuntok ko siya at binungusan ko ng mainit na tubig, yung pinagkuluan ng karni. At tumawag ako sa amo ko na ayaw ko na dito, uwi na ako madam. Accident your driver. Pagdating ng amo ko, hinatid sa ospital ang driver at binalik ako sa agency. Nakulong ako 1 week. Pero sa awa ng Diyos, nakalabas sa tulong ng kaibigan ko. Nakahanap naman ako ng ibang employer, police, at may 3 anak, puro babae, mga dalaga na. 2 buwan lang ako kasi nangyari na naman yung amo ko na siya talagang pulis ang gumawa sa akin. Binigyan niya ako ng maraming pera. Basta ibigay ko din daw sa kanya ang katawan ko. Kasi nung time na yon kami lang ng mga anak niya at ang asawa niya, panayan labas, panggabi. 5 a.m. na ngayon umuwi eh. Pok-pok daw sa Sheraton. Sabi ko, wait, maligaw muna ako. Pero kunuha ko ang cellphone ko at tumawag ako ng taxi. Tumakas ako papuntang agency. Mabuti mabilis dumating ang taxi. Doon ako sa likod dumaan. Habang nakahiga siya sa kwarto ko, wala siya kaalam-alam kumakaripas na ako ng takbo sa likod. Hindi niya alam na nakatakas at nakalabas na ako. Yun nga lang, wala akong kadaladalang damit. Lahat pati sahod ko na 2 months kasi pagdating ko sa agency, napagalitan pa ako. Sabi ng may-ari ng agency, wala daw akong mapapalang sweldo dahil pinahiya ko daw siya sa kanyang client. Gusto pa nga ng may-ari ng agency, anuhin ako eh, bago niya ibigay ang sweldo ko daw. Sabi ko, ay huwag ganun. Nagtatrabaho ko ng maayos para sa mga anak ko. Ayaw ko ng ganun. Hindi ko naman ibibenta ang puri ko para lang makakain ng mga anak ko. Sa umaga pa lang, pag-open ng agency, amo ko daw ang unang taong humahanap sa akin, pero nakatago ako sa kwarto. Sabi nila nasa embassy na ako, pero pinagbibintangan ako. Nagnakaw daw ako ng 10,000 Kuwaiti dinar. Sinampal ako ng may-ari ng agency. Sabi ko, wala akong dala kahit damit ko, mabuti yung Pinay na encoder. Pinatotohanan niya, wala talaga, wala akong dala. Hindi nga ako sinahuran ng ilang buwan, paano pa ako kukuha ng pera? Sa awa ng Diyos, lumabas din ang katotohanan. Sila pa ang nagbayad sa embassy. Thank you, Lord. Nakahanap na naman ako ng ibang employer sa mabait. So doon ako nagtagal. Dumating ako sa Kuwait noong October 2005. Then nakauwi naman ako noong 2009 nang namatay ang mama ko. 1 week vacation lang yun. Kasi sa salon and spa na ako nagwo-work noon, hindi katulong. Doon maganda ang work ko, naging supervisor ako at massage therapist.
Nag-work ako from 2007 to 2015. Sa awa ng Diyos, nakatapos yung dalawang anak ko at nakabili ng bahay sa Cavite. Pero 30 years to pay. So umuwi ako kasi may work na yung anak ko sa Manila sa isang Japanese restaurant sa Makati. Sabi niya, "Mama, pahinga ka naman. HRM ang natapos niya." So umuwi ako. Huhay. Hindi naman pala kaya. 20,000 ang sahod niya. Tapos kakain pa kami. Hindi talaga kasha. So apply ako ulit sa abroad. Huwag na lang natin sabihin kung nasan ako ngayon. Basta nasa Middle East. Mula 2015 hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, kahit may mga pagsubok, pero kinakaya ko yun. Dasal lang ang katapat. Kausap ko kayo palagi sa YouTube, kayong mga fellow YouTubers ko. At syempre, ang Panginoong Diyos. Thank you, Lord. Binigyan niya ako ng amo ngayon na sobrang bait. Hanggang dito na lamang, at sana'y mapili mo ang aking kwento, Sensei. Nagmamahal, Eloisa.